Magandang umaga sa iyo, Mark. Kababayan natin from La Union, bumisita. Good morning. At mayroon po ba tayong first-timer sa 7:30? Any first-timers pwedeng taas ang kamay? Taas ang kamay? O meron doon, sinisigo. Yun, yan. Nakapula. Anong pangalan mo, kuya? Ano daw? Juan Mig? Barry? I-text mo sa... But we welcome you sa church. Palagpakan natin. Welcome natin siya. Napakasarap mag-church sa isang lugar na lahat welcome, no? Kahit sino pa, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kahit ano pang past mo, welcome ka sa church. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are very much welcome. Hallelujah. Mukha namang hindi ka naniniwala sa sinabi mo. Ramdam ko eh. Parang, Hallelujah. Ngayong umaga po, ipagpapatuloy po natin ang ating usapin po sa consecration. Sino po yung nandito last Sunday? No, nagsimula ko tayo last Sunday, consecration, and ang verse po natin ay Romans 12 verse 1. Pero tingnan po natin kung itutuloy po yan natin ng verse 2. Pero this morning, last Sunday po, ang ating pong focus ay yung unang bahagi po ng verse 1, which was, we are to present our bodies. Sabi niyo nga po, bodies. We are to present our bodies as a living sacrifice. We are to present our bodies. And last Sunday, we agree na yung bodies po na yon, ibig sabihin, we are to present our whole behavior. Our all in all. No? Because we cannot really have a consecrated life na ang buhay mo, yung kaliwa nasa Lord, yung kanan nasa mundo. No? Ang ginagawa natin is we are defining our Christian lives dito po sa church. We are drawing the line na kung sa Panginoon ka, hindi pwedeng cha-cha o tango. Hindi pwedeng Lunes hanggang Biyernes ay doon ka sa barkada mo, pero Linggo banal ka, no? Hindi po ganoon, no? It's either you are walang militarized zone, walang ganoon, no? Dapat, kung kay Lord ka 100%. Naniniwala ba kayo doon? Sino sa tingin niya rito yung 100% siya kay Lord? Amen? Ibig sabihin, buong buhay mo, nasa Panginoon, buong tiwala mo, nasa Diyos, wala kang ibang plano, wala kang ibang motibo, kundi ang mabuhay sa Diyos. Amen po? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Umihikab na, nagsisimula pa lang ako. Parang awan nyo naman, no? Okay. Romans 12 chapter 12 verse 1 to 2. Basahin ko po. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you, let them be a living and holy sacrifice. Ngayong umaga dyan ho tayo titigil sa living and holy sacrifice, no? Hindi lang po living, but holy sacrifice. I will try to define kung ano po yung living and holy sacrifice ho sa Panginoon. Because we can have sacrifices in life, but it's not holy. We are to give a holy sacrifice. In the beginning po, the Israelites would give a burnt offering. They would give, magbibigay sila, ang offering po nila yung sinusunog po, burnt offering. Meron pong kanya-kanyang offering pagdating po sa depende sa laki ng kasalanan mo. Kung ikaw ay magnanakaw, mas malaki siguro ang kung mayamang ka, ang sakripisyo mo ay isang malaking butike. O nga. O kung mahirap ka, isang dove lang, no? Parang ganun. So, meron pong pagkakaiba po 'yon, no? So, nung unang panahon, pag tayo po ay nagbigay ng sacrifice sa Lord, ito yung sinusunog. But this time, after Christ, pag nung dumating si Christ po, na iba na po yung living sacrifice, na iba na po. Hindi na po dapat dead sacrifice because all of these are dead sacrifice and there's only one living sacrifice and that is Jesus Christ. Naging living sacrifice po ang kanyang buhay kasi nabuhay siya. Can I have my slides, please? Yun. Nabuhay siya sa paki-play lang po. Yan. Ano na? Ayan. So, part 2 po ito. Pinasa na po natin yan. Nabuhay siya ng maka-Diyos na pamumuhay. No? So, let me go back. Ako na. Ako na mag...
Nabuhay siya ng makadiyos na pamumuhay. No? Tayo po, if we would ask ourselves, nabubuhay po ba tayo ng makadiyos na pamumuhay? Because this is the invitation, this is what God wants us to live a holy life. No? Pero pag pinag-usapan natin ang holy, parang bang napakahirap maatim ang holiness. Well, in fact, ang holiness po ay, again, let me tell you, the holiness that we are looking at is the holiness that we have in Christ Jesus, and that is His dying on the cross. No? We have become God's righteousness through Jesus Christ. Amen po ba? So let's settle that. Okay na yon. You are righteous, you are holy. So now, God has separated you. God has brought you to a place wherein ikaw ay hindi naman taga rito. God brought us to this place, this world. Hindi po ito yung final destination po natin. Alam nyo ba yun? Hindi po ito, hindi lupa, no? Maaring amoy lupa, pero hindi dito ang final destination natin. Amen? We are, ang final destination mo, I do believe, is the presence of God. Sabi nila, heaven. Yes, I believe heaven. But heaven is only heaven if nandun si Jesus Christ. Amen? So now we can say, if you have Jesus Christ in your life today, sino yung naniniwala? Meron siyang Jesus Christ sa buhay niya. Nararanasan mo ba ang heaven? Nararanasan mo ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Are you living the life? Are you living the life? A godly life? No? I would easily know if you are living a godly life kung pupunta ako sa mga Facebook account nyo. And it's very easy to say, marami pang kailangang isuko sa Panginoon. Hindi naman po yan paninisi o pangkukondem po. I do believe, lahat po tayo, marami pang i-give up, no? No? Marami pa tayong ako, I do believe, marami pa akong i-give up because I have not yet attained, kagaya ng sinabi ni Paul, kahit sinasabi ko to, sabi niya, pero I have not yet attained the goal, no? Papunta pa lang ako doon, forgetting what lies behind, but, ano yung sabi doon? Setting our hearts on the prize, no? And He's moving on. Okay. So I just want to settle that. Gusto ko lang sabihin sa inyo. So makadiyos na pamumuhay, part 2 of consecration. So remember that what God did nung unang panahon po, there was a Red Sea, and that is a picture of God separating us from the world. Amen? God separating us from the things we know, from the things that we are comfortable with, para dalhin niya tayo sa promised land, which is far better, sabi niyo nga po, far better. Far better than what Egypt or what the world can give us. The only problem na nangyari ngayon is when we get use. Tama ba yung English ko? When we get use of these things in our lives, no? Na nagiging substitute na po ito sa presensya ng Diyos. No? And of course, that is not what we want. So unang-una po, doon po sa consecration, ipagpapatuloy po natin, we are separated from the world, which is Egypt, yun po yung picture na yun. But now that you are separated, what's next? What's next? We are always looking forward to promised land. But before they reach the promised land, there's a process na nangyayari po sa buhay ng mga Israelita. And we all know na hindi lahat ng lumabas sa Egypt ay nakapasok po sa promised land. Amen? Ang nakapasok lang po ay yung may mga takot sa Diyos. Yung may mga relasyon sa Diyos. We all know, madalas ko sinasabi sa inyo, that the only goal of God for the Israelites is for them to see that He is God. Gusto lang naman i-introduce ni Lord kung sino siya, no? Yung promised land is bonus po yun. That's bonus already, no? Pero knowing God, knowing the Lord, sabi ni Paul, is what I desire. And knowing Him is the beginning of a godly life. Amen? The more we get to know the Lord, the more we will live a godly life. If we don't know the Lord, then we will stick to our old ways, which is dun tayo nasanay. Amen? And sometimes, many times, those were the traditions, those were the kultura, no? But we should not be limited by these things, no? We should move on and pursue Christ in our lives. Amen? So this is now the goal of this message. As we are consecrated, ang meaning po kasi ng consecration is that you are separated for a certain goal, for a certain task, no? Ihinulay ka, ikaw ay isinilid,
ikaw ay tawag na ito, pinili ng Diyos. We are the chosen generation. Sabi nga, you did not choose me, but I chose you, sabi ng Panginoon. And the reason why He chose you, it's because He wants you to do something to represent His kingdom. Amen? But it seems like para bang napakalaking usapin po yan. Ano ba? Ba't may mga kingdom-kingdom pa po, Panginoon? Nako, tulungan niyo po kami. Ngayong umaga, gusto ko pong ibigay sa inyo yung tatlong bagay that I want to share sa inyo po. No? Unang-una po is the word separate. No? We have to understand na ihiniwalay ka na ng Panginoon to the things of this world. Napakahirap ho mabuhay sa Panginoon na ikaw ay naka-attach pa sa mga bagay sa mundo. Paano mo sabing naka-attach ka pa sa mga bagay sa mundo? When you cannot let go of it. Ibig sabihin, attach ka. No? Even yung ultimate, which is life. No? When you are afraid to die, it's because you're into this life so much na ayaw mong. But sometimes, or one of these days, dadating po tayo doon. Amen po? Sino po naniniwala? One day, mamamatay ka. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. No? Diba? Hindi, parang hindi good news yun. Ano? Well, that's the truth. Mamamatay ka rin. Amen? Pero habang buhay ka ngayon, ano ang ipinamumuhay mo? Because pagpatay ka na, wala na ho tayong pag-uusapan. Amen? Pagpatay na ang isang tao, wala na tayong pag-uusapang living sacrifice. Because ang hinihingi mo ng Panginoon is a living, sabi niyo nga po, living, buhay. Yung unang bahagi, yung binigay ko po sa inyo last Sunday is to present our bodies, no? Hindi mo pwedeng Kristiyano ka, but at the same time, nagtatago ka. Kristiyano ka, pero hindi ka confident sa pagiging Kristiyano mo, kaya nagtatago ka, no? Minsan hindi, minsan Kristiyano ka, no? Gusto kong linawin ho sa inyo na if you are in Christ, then you are not of this world. Amen? Now, the second part is living sacrifice. Pag living, ang kaibahan po niyan ay dying. Hindi. Living, ang kabaliktaran po niyan ay patay na sakripisyo. No? May libro kong pinapabasa po sa akin ngayon si Pastor, no? Yung huwag mong mamaliitin ang yung mga sakripisyo sa buhay, mga sorrows, no? If you know that book, about sorrows, don't waste your sorrows. Yon. I don't know who wrote that, but don't waste your sorrows. I do believe lahat ng sorrows natin, lahat ng sakripisyo natin, pwedeng gamitin ni Lord. Amen? Pwedeng gamitin ni Lord para maayos ang buhay po natin. Amen po. Pero hindi lahat, ibig sabihin, hindi mo lahat ng sakripisyo mo ay maka-Diyos. May mga sakripisyo tayo na bunga ho ng ating mga maling desisyon. Amen. And that is why we go through some pains in our lives. We go through some trials na hindi naman ginusto talaga ni Lord. Pero dumaan tayo doon kasi consequence na po. Amen. Some of us maybe are going through some trials now because of wrong decision, because of bad habits, no? But these are consequences. Hindi to inallow ni Lord, but God can use these consequences so that ang buhay mo ay maging isang living sacrifice. Many times we acknowledge God. Pagdating ho sa mga bagay na magaganda, amen? May maganda nangyari sa'yo, you acknowledge the Lord. Ang malungkot, pati yung mga pangit na nangyari sa'yo, di ba dapat, i-acknowledge mo rin si Lord? Amen? Hindi. We acknowledge Him by way of blaming Him. No? Lupit mo, Lord, grabe ka. No? Sabi ni Lord, anak, hindi man ako gumawa niyan, ikaw. No? Ginusto mo yan eh. Sabi ni Lord, yun tayo eh. Di ba parang ganon? And many times, we fall into the same trap. Isa lang naman po ang goal ng kaaway so that you will not be a living sacrifice. Amen? Ang tinatanggap lang ho na sakripisyo ng Diyos ay yung buhay. Nung wala pa si Kristo sa buhay mo, wala kang kakayahang buhayin yan. Amen? Si Jesus lang ang bumuhay niyan. Kaya ngayon, buhay kang sakripisyo sa Kanya. Amen? Kaso minsan, may mga dating gawi. And sometimes, sabi nga ni Pastor, we like to go back to Egypt.
And we like to inaalala natin yung mga masasarap na alaala natin sa Egypt. That's why we go back to our old ways, not knowing na this life is a new life. 2 Corinthians, was it? Noy? 1 Corinthians? 2 Corinthians chapter 5, verse 7. The new life has come, the old has gone. We cannot live a consecrated life living both lives, yung old at saka new. Amen? We have to let go. Sabi mo, let go. Let go of the old life and embrace the new life. Ano po ba yung new life na yan? Your life in Christ. No? Your life in Christ should reflect who Jesus is. Hindi pwedeng i-reflect niya yung sarili mo lang. But syempre, naiintindihan ho natin that we are in a process. Amen? Sino dito yung alam niya, he is or she is in a process. Amen? We are all in a process. But during those process, that process in our lives, are we giving glory to God? We may fail, yes. But that failure can also bring glory to God by saying, Lord, humble me. It humbles you. And it brings you back to the Lord. Not unless ikaw ay naging, sabi nga nila sa English, defiant. No? Pag defiant ka, ang sasabihin mo ay, kakayanin ko to. No? Imbis na ikaw ay magpakumbaba sa Lord, Lord, tulungan niyo po ako, nadapa po ko. Hindi, ang sinasabi mo is, kakayanin ko to, magsusumikap ako. No? Nagiging defiant ka. No? Ang dapat na attitude po natin when we fall is, Lord, I can't do this on my own. I need you, Jesus Christ. And it's an attitude that God wants to see so that we can be a living sacrifice. Amen? Sabi ko nga po, minsan tinanong ko sa inyo, and I'm sure alam nyo na kung ano yung sasagot nyo ngayon, kaya hindi ko na po itatanong sa inyo. Yung tanong po na, sino ditong gustong mamatay para sa Panginoon? No, it may sound like, wow, mamamatay ka para sa Lord. No? But actually, it's a wrong question. The question should be, sino ditong gustong mabuhay para sa Panginoon? Because when you're dead, God can no longer use you. You can no longer represent the glory of God because you're dead already. Tapos na. But if you're alive, may pagkakataon pa to represent Jesus, to represent God, to bring the good news to the people. Amen? Naiintindihan niyo sinasabi ko? That's the whole point of being a living sacrifice. No? So don't ever say, Lord, I want to die for you. Napaka-enthusiastic mo, no? Napaka-zealous mo, tawag ba yun? O napaka-passionate mo sa Lord. Lord, I want to die for you. But it's a wrong dedication. Dapat ang dedication mo, Lord, I want to live for you. And that is living sacrifice. Amen? First, the word separate. Sabi po doon, in 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18, sabi doon, do not be, sorry, anong nangyari? May napindot ako, ate. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? What do righteousness and wickedness have in common? Tanong yan, no? So, paano kaya yan, no? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? That's a ancient god nung panahon po nila. Or what does a believer have in common with an unbeliever? This is not to say, huwag natin kausapin ang mga unbeliever, no? Yung ibig sabihin, ho, huwag hong makikipatol o makikipatol sa isang unbeliever. Ang isang matinding katuruan po dito sa church, lalong-lalo na, is yung huwag kang makikipag-boyfriend or girlfriend sa isang unbeliever. Because kung siya, like kunyari, babae ka, may boyfriend ka, tapos yung boyfriend mo, unbeliever siya, ibig sabihin, ang magulang niya ay iba, hindi mo magulang. Ang magulang niya ay ang sino ang magulang niya? Si Satanas. Amen? Ganun din naman tayo. Dati, ang magulang natin, si Satanas, inampun lang tayo ni Lord. Amen? So ngayon, makikipag-boyfriend ka sa isang anak ng Satanas. Ika nga, no? So, pangasawa mo yan, magiging binan mo si
Oh, siyempre, ayaw mo yon. Sinong gusto maging binan si Taning, no? Pag binan mo si Taning, makikialam at makikialam yan, no? Gusto niya siya yung masunod. Amen? Naiintindihan nyo? Huwag ho tayong makipatol o equally yoke with unbelievers. Pero it's not saying, iwasan natin sila. No, sila yung nangangailangan ng salita ng Diyos. Amen po? Ang sinasabi lang ho dito, let us not compromise. Let's not even bite the bait na daladala po nila, no? Para mainis po tayo, para mawala yung pagkakristyano natin. Ginagamit ng kaaway yung mga ganun eh. Mga ganun pagkakataon, may mga pinadadala siyang mga tao na nakakabwisit talaga. But if you are living the life in Christ, you would know how to react and respond to this test. Amen? That they are to be loved. Nagpapapansin lang sa'yo kasi kailangan nila ng pagmamahal mo. Amen? Amen po? May natututunan po ba? We're talking about a living sacrifice. Verse 15, what harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? Kaya kung Kristiyano ka na, let's talk about idols and the temple of God. We are the temple of God. Amen? And this temple of God should be a vessel of faith, not idolatry. Amen? This should be a vessel of faithfulness and not unfaithfulness. And this should be a vessel of God's glory. There is no glory in idols. No. Marami po sa atin, umuwi pa sa mga tahanan na may mga idols pa. Sino dito yung, sa mga bahay po nila, may nandun pa sa mga poste nyo yung mga paborito nyo, yung mga imahin. No? If we are to consecrate our lives, if we are to be strict on this, I would suggest that you get rid of all those idols. Amen? Because yan ang isa sa mga ayaw ng Diyos, yung mga idols. Amen? You might say, hindi naman silang sinasamba namin, Pastor. Siyempre, mga bagay lang ho yan. In fact, yung mga Diyos-Diyosan po na yan, eh, kami rin po ang bumubuhat yan pag may sunog. No? Gusto kasi natin yung Diyos-Diyosan na nakokontrol natin. Yan yung katotohanan dyan. No? Yung mga Diyos-Diyosan na pwede nating damitan. Am I getting into something here? No? Yung mga Diyos-Diyosan na pwede nating kontrolin. Well, God is not like that. No? He should be the one to control us and not us controlling Him. Amen? Am I getting into something? No? So, we're talking about idols here. Sabi, what agreement is there between the temple of God and idols? Let us separate these things away from us. Because isa sa mga ayaw na ayaw ng Diyos, yung mga idols. Sino dito yung meron pang nakasuot na ganito, ganyan, o kaya, yung iba sa inyo, sinusuot, yung iba sa inyo, nilalagay sa pitaka, yung iba sa inyo, binubulsa, yung iba sa inyo, nandun ho sa salamin sa sasakyan, no? Mga ganon, no? Pampaswerte, no? I think, hindi pwedeng living sacrifice po yun. A living sacrifice is fully trusting God Himself, no one else. No? You don't put your trust in on these things na ginawa lang ng isang tao din na katulad mo. Amen? Ba't mo ilalagay sa ang pananampalataya mo sa isang kahoy? No? Nakita niyo po ba yung sa Mexico, search ba yun? Yung video na dumidilat daw yung mata ng Jesus Christ. Nakita niyo ba? Nakakatakot yun, no? No? Eh kung may ganun kayong imahin sa bahay nyo, gumaganyan tuwing umaga. I'm not sure if you're gonna worship that, no? Baka matakot ka, amen? But on the side lang po yon. My focus here is that if we are to consecrate, because we're talking about consecration, no? Might as well give everything to the Lord, might as well give up everything to the Lord because He owns us, all of it, no? Lahat pagmamayari ni Lord, amen? Maski yung buhok mo, yung kilay mo, lahat yan. Present our bodies. All of it. Sabi mo, all of it. So there must be a separation. Just like the Red Sea, God separate us from Egypt or from the world. Sabi po doon, tuloy po natin yung 2 Corinthians po, 6:14-18, tuloy po natin. Sabi doon, as God has said, I will live with them and walk among them and I will be their God. No? Sino po? Ang Panginoon. I will be their God, sabi ng Panginoon. And they will be my people. Therefore, come out from them and be separate. Come out from these traditions. Come out from this religious act. No?
Lumabas ho tayo dyan. Huwag ho tayong manatili dyan. Huwag ho tayong makipag-participate sa mga, siguro sa mga, sino dito yung may balak pang magsinakulo sa mahal na araw? Sino pa yung may balak dito pumunta sa Pampanga para magpapako rin sa krus? Gusto nyo, dito ko na lang ho kayo papakuin. No, huwag na kayong pumunta sa Pampanga, huwag na ho kayong magpagod. Amen? Because you don't have to do that. Because Jesus Christ already did that for you. Every time you do something, thinking na you can help God to save yourself, ay isang sampal po sa Kanya. Para magsinabi, Lord, kulang yung ginawa mo sa akin, dadagdagan ko. No? And many times, yung self-condemnation, yan yung lumalapit sa atin. When we try to consecrate ourselves, feeling natin, we can't do it. Bakit? I cannot be perfect, Lord. But you have to accept that God made you whole already. Sabi po dun sa Colossians 2, somewhere there, Colossians 2, that in Him you are complete. Amen? Our completion, hindi tayo mas kukompleto, mas suswertehin kung may mga ganitong bagay po tayo sa buhay. Amen? We have one member, one time po, kaso wala na po siya rito, nakakalungkot naman, pero wala na po siya. Naikwento ko na po sa inyo ito, in-invite po kami sa condo nila, i-bless po yung bahay nila. And pagdating ko po doon, I found out na lahat po ng rebulto sa mundo nandun sa bahay nila. Hindi ko alam kung nagiging sigurista siya or he wants to please everyone. Para masaya lahat, no? Andun si Virgin Mary, no? Please, don't get me wrong. Hindi ho natin binabastos si Virgin Mary. Amen? In fact, tinitignan ho natin siya as an example. The only problem is when we worship Him. Amen? When we become, when she becomes a God just like Jesus. Alam niyo po ba, makakwento ko lang, na po sa Romano po, si Mary can now, ano yan? Can now forgive sins. May mga ano yan eh, hierarchy na, promote, ganyan. They have agreed already na si Mary can now forgive sins, and if you want to go to heaven, you can come to her and ask for forgiveness and you will be saved. Salvation also comes from the mother because nanay nga naman siya ni Jesus, so malamang isa yung dugo na dumadalo sa kanila, magkamag-anak sila, no? So ginawa na rin siyang ika nga parang Diyos, which is very, very wrong. And that is idolatry. Amen? One of the things that God hates is idolatry. The reason why ang isang bansa o isang pamilya hindi umaasenso, it's because of idolatry. Ayaw na ayaw niya na meron siya. Because He is a jealous God. Ayaw niya nang meron kaago sa puso mo. No? Let's say, okay, wala kang mga ribulto sa bahay, pero meron ka namang ribulto sa puso. No? Si Jesus nandito sa katabi nun, nandun din si ano, si Santo ganyan. St. Alvin Carranza. Di ba? Nagdadasal ka tuwing umaga, St. Alvin. Hallelujah. Grabe, patawarin mo sila. St. Alvin, maawa ka sa sarili mo. Di ba? Pero, let me give you the... Here is the truth. Do you know that you are a saint? Kasi hindi kayo believe eh. Eh, ba't di mo tinatayo ng ribulto yung sarili mo kung saint ka? Di ba dapat tayuan mo ng ribulto yan? Hindi, Pastor, di ba sabi mo walang ribulto? But we are saints, no? We are saints. Nung tayo po ay ginawang anak ng Diyos, yung katabi mo, nakatabi, sabi mo sa katabi mo, grabe, santo, santo. Di ba? Pero sa atin, pag sinabi mong saints, para bang we religious, no? But the truth is, you are God's saints. Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang santo, no? Naka-red velvet ba yan? Ang suot niya, red velvet, saka ano? Let me continue, no? Bugbog sarado na yung idolatry, no? Pero, kung ikaw, because we are talking about consecration, might as well you consecrate your whole house for God. Amen? Kung meron ka pang ribulto, yung meron ka pang, alam mo yung nandito? Pampaswerte, no? Pag nagbabasketball, may mga ganyan, eh, no? Huwag ka maniwala sa swerte-swerte, no? Malas yan. Diba? Baliw ka, Pastor, tinaniwala ka rin sa swerte. Ah, ganun ba yan? Sorry. Pero, ang ating blessing po ay sa Panginoon. Amen? The problem with Filipinos, that includes me, is that kailangan pa natin ng mga
mga pasuksok, mga ganyan, no, mga, ang tawag noon? Oh, ano? Hindi, yung proof, pakisabi naman kayo, ano? Kailangan pa na, hindi tayo maka padri-padrino. Kailangan mo pa na, pero kay Lord, if you are in Christ, if your life is in Christ, hindi mo kailangan ng padrino. Amen? You can go straight in the presence of God and you're welcome. Ikaw lang naman ang nagko-condemn sa sarili mo, but you're welcome in Jesus Christ. Amen? Welcome ka. Sabi mo sa katabi mo, welcome ka. A consecrated life knows who He is. Amen? That He belongs to the Father. And if you belong to the Father, then the enemy doesn't belong to you anymore. Amen? Who wants to live a life like that? Huwag mo nang balikan yung mga luma. Huwag mo nang balikan yung mga nakagawian mo. Kasi yan ang magpapabagal sa asenso mo sa buhay. Amen? Huwag mo nang balikan yung ex mo. No? Yan. Balikan pa yan. Huwag mo nang balikan yung ano. No? Nakita mo sa Facebook. No? Grabe oh. Hi, kumusta na? No? Sabi nga ni Pastor, pagdating sa Facebook, kaya niya i-interpret yung simpleng hello lang. No? Kunyari, nag-type ka ng hello sa isang tao na hindi ka naman dapat magsabi ng hello. Kunyari, ako siguro, sino bang pwede kong sabihan ng hello na hindi naman, parang, kamusta ka na? Kaya, sa chat, sa pag nag-text ka, simple lang na kamusta ka na yon. Kamusta ka na. Pero mararamdaman mo na yung kamusta ka na, ganito pala tunog nun. Kamusta ka na? Ganon, di ba? Mararamdaman mo kung may tama. Doon ba tayo napunta doon? No? Sabi yun, therefore come out from them and be separate. Sabi nyo, be separate. Says the Lord, hindi ko sinabi yan, ang Panginoon ko nagsabi nan, touch no unclean thing and I will receive you. Si Lord, hindi niya bababaan yung kanyang standard. Ang holiness niya, hindi niya bababaan para lang ikaw eh, alam mo yun, naiintindihan niyo? Ang holiness niya, He is holy, perfect. Period. Tapos, wala nang balitaktakan dyan. No? Touch no unclean thing and I will receive you. And sabi sa verse 18, and I will be a father to you. If you continue to go back to your old house and continue to go back to your old family, ika nga, hindi ba parang suntok sa mukha o sampal sa mukha ng iyong ama na ikaw ay bumabalik-balik pa rin sa dati mong gawin? Nasasaktan man siya, pero matindi po ang kanyang awa. Amen? Amen po? Ang grasa niya ay malawak. Amen po? Amen? Hindi naman po kayo galit sa akin. Oh, nandiyan pa kayo? Buhay pa? Mihinga pa? Sabi mo, living sacrifice. Tingnan mo akong humihinga pa. Paano huminga? Sige. Yan. Living pa. Habang buhay ka pa, pwede pa. May pinagagawa pa si Lord. Amen? Kaya huwag ka magmamadali. Amen? Ngayon, kung buhay ka nga, pero hindi mo naman ginagawa yung gusto ni Lord, eh parang patay din, no? Siguro wag ho tayong magpabola sa kaaway, no? Hayaan mong gamitin tayo ng Panginoon. If we continue to live our lives, then you cannot embrace the things of God because you are embracing the things of this world. How can you embrace the things of this of God if you're... Pwede ba? Yakapin mo yung dalawa? Hindi pwede. You cannot serve two masters. Amen? Amen. I will be a father to you and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Isn't that good? Amen? Next, sabi po doon, if you're living a consecrated life, then your life should be a service. You're here to serve. A consecrated life knows how to serve. Tingnan po natin. Mabilis na po ito. Sabi po dun sa Romans 12:11, never be lazy but work hard. Sabi niyo nga po, work hard. And serve the Lord enthusiastically. Hindi lang serve the Lord but serve Him with passion. No? A consecrated life would serve God. By the way, ang service, ang pagsaserve po na sinasabi ho namin, it's not only when you come here in church and you be the usher, you be the worship leader, you be the musicians, and you be someone else in this church. Hindi lang po yun yung, you can serve in the ministry, amen, totoo po yan, pwede po, pwede naman po. But your life should be a service all the time, wherever you go, people can count on you and you will be of service to them, amen. That if you are in Christ Jesus, always ready to serve. Will you serve God?
with your life. Because serving God is also serving the people. Not only the people that you like, but most especially the people that you don't like. Serve them. These are the people who needs service, who needs love. Mas matindi, no? Sabi nga nung isang preacher, sabi niya, when you preach, don't just preach dun sa front row. Mag-preach kayo yung nasa huli sa row. Kasi malamang yung nasa huli sa row, ganun din yung pinagdadaanan yung nasa front. Madalas kasi hindi na napapansin yung nasa last row. No? So right now, I'm gonna preach to the person on the last row. No? And I'm just joking. But we are to be of service. I was talking to the music team yesterday, and I told them, don't be limited with just singing and playing the instruments, and you're just there backstage, nagkukwentuhan kayo pag walang nangyayari, ganun. Wag ganun. Because you can do better than this. You can do better than just playing and singing. You can actually go out to the people and talk to them, pray for them, no? Commune with them, no? Get engaged to their lives, no? Be a blessing to them. And magugulat siguro ako if Newell, the youngest sa team, it's outside or somewhere here, kausap ang isang bagong membro sa church, talking to her, talking to him, and even sharing a prayer, parang ganon. I would be really glad to see him na nagmi-minister siya. Because I do believe, hindi lang po yung mga pastors ang nagmi-minister. All of us should be ministering to each other. Amen? If you come here only to receive, then you're missing the whole point. Because coming here to church, it's not only to receive, but first and foremost, to give. When you worship, you are giving. Amen? When you praise the Lord, you are giving. You're not accepting. You're not receiving. You are giving. Amen po? So, service is giving. When you serve, you are giving that life, that consecrated life, that living sacrifice. It is a living sacrifice because pwede ka naman mag-relax na lang, upo na lang. Hindi, huwag mo nang intindihin yung mga tao dyan. Bahala sila. But you have to go. Because you live a life in Christ. Si Jesus naman, hindi naman siya nagtutulog lang sa bahay nila at tumambay-tambay lang sa kanto. Amen? But he intentionally went out and reached out to people. Amen? And that should be our life. Living sacrifice. Amen? Are you learning something? Amen. And lastly, surrender. Hindi ko naman siya hinuli dahil napakahirap niya. Pero I think mahalaga siya that we truly surrender. Yes, you may surrender your life, pero kung kalahati lang, then meron pang kalahati na isusurrender. Sino dito sa tingin niya meron pang isusurrender sa Panginoon? Meron pa. Amen? Sabi nga nila, ang huling sumusurrender ay yung pitaka. No? Kasi dyan nakadikit ang puso ng mga tao sa datong, sa pera. No? Dyan lumalabas ang ugali ng tao sa pera. Totoo ba yun? No? Amen, no? Amen. Pagka pera nang pinag-usapan, nawawalan pagka-Kristiyano. Amen? Bah! Pero hindi dapat. Sabi sa katabi, hindi dapat. Kasi huwag kang magpapakontrol sa papel at bakal, no? Bakal ba yun? Nickel? No? Kaya ko si Rizal, no? Papakontrol po tayo. But that's the truth. Many times, no? But I don't want to go there, no? Because a life, a consecrated life is a life of surrender. When was the time you surrendered your life to the Lord? When you surrendered to God, ang ibig bing sabihin yan, Lord, it's no longer I. In Job 11, bago po yung verse na 220, bigay ko muna sa inyo, Job 11, verse 13 to 15. Sabi doon, still. Sabi nyo nga po, still. Be still, still. Sa ibang salin po, surrender. Sabi doon, surrender or still. If you set your heart on God and reach out to Him, if you scrub your hands of sin and refuse to entertain evil in your home, ito na ngayon, you'll be able to face the world unashamed, sabi niyo po, unashamed. And keep a firm grip on life, guiltless and fearless. Sometimes, ang buhay ng isang Kristiyano, kaya po parang napaka-timid o hindi makabasag pinggan. It's because
there's condemnation in his heart. No? Because we entertain sin in our lives, in our families. No? We know that sin, isa lang pong gustong gawin yan, to steal and kill and destroy our lives. And that's why we need to consecrate. Consecration is not just an event. Amen? Consecration is an everyday activity in our lives. Every day we consecrate our lives to the Lord. Every day we come to the Father and say, Lord, purify me, forgive me. Lord, be my strength. Every day we are in the presence of God. Hindi yung, Lord, today I surrender and that's it. All together, once and for all, I surrender. Pwede naman yun, but every day you come to the Lord and say, Lord, consecrate me, purify me, make me holy before you. Kaso, lumalapit lang tayo sa Lord, sa Panginoon, pag may kailangan tayo. Pag wala tayong kailangan, hindi tayo lalapit sa Lord. Amen? Pero hindi yan yung katabi mo ng pinag-uusapan po natin. Kala mo yung katabi mo, no? Hindi yan. Pinag-uusapan po natin, ikaw mismo. Ay, tayo. Ako mismo. Ganun tayo eh. We pray. Grabe, tayo manalangin pag may pangangailangan. Pero pag wala, nga. Amen. This is the truth. We need to get out of these ways of life para po tayo ay mabuhay sa Panginoon. Kung hindi ka na excited sa salita ng Diyos, ibig sabihin, may mga bagay na ipinapalit ka sa puso mo instead of the Word of God. If it doesn't excite you anymore to come to church, to read the Bible, it's only because you have replaced God into something or maybe someone. A consecrated life is a life full of Jesus Christ and less of religion. Amen? More Jesus, less religion. Amen po? Wala na nag-amen ha? Amen po ba? Ayun. Buhay po ba? Gusto ko yung buhay eh. Parang, patulog na ng patulog hanggang sa ano, no? Nanaginip na. But you'll be able to face the world unashamed and keep a firm grip on life. Hindi po yung life mo noon, life mo with Christ. Firm grip sa Panginoon. Kapit tuko sa Diyos. No? Siya lang ang iyong pag-asa. Wala kang pag-asa kung wala si Lord. Amen? Amen po ba? The thing is, may mga default po tayo na pag wala si Lord, at least may trabaho ako. Pag wala si Lord, at least, hindi. Alam mo, pag wala si Lord, wala lahat yan. Amen? Pero pag nasa'y si Lord, lahat yan pwede. Amen po. And this is what I like. Galatians 2:20. Paborito nyo to. Sabi doon, my old self has been crucified with Christ. Amen? It is no longer I, sabi nyo nga po, it is no longer I who live, but Christ lives in me. No longer Pastor Arnold, no longer Newell, no longer Makmak, o si Kuya Jimmy, no longer us. No? But Christ. The goal here is for Christ to be seen and be known in every day, in our everyday walk with the Lord. Amen. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. In this message, I want you not only to consider, but I want you to pursue buhay na maka-Diyos. Hindi po corny ang mabuhay na maka-Diyos. In fact, ito yung gusto ni Lord. Amen? At kung mahal mo siya, tatlong bagay. Mahal mo siya, you love God, you serve Him, ano pa isa? And then you obey Him. No? This is a consecrated life. Para bang, grabe naman, wala na akong, hindi na ako mag-enjoy. No? Bakit? Alin bang mas enjoy? Yung buhay mo sa mundo, yung buhay mo sa Panginoon. The most enjoyable life that you can have is the life in Christ. Amen? The life in this world can be really boring. Bakit? Pare-parehas lang yan, paulit-ulit lang din. Trabaho, pasok sa ano, trabaho, kita, sweldo, mamalengke kayo. Tapos, paulit-ulit, bayad ng ganito. Boring po, no? Pero yung life mo in Christ,
every day you are expecting something good is going to happen in your life because God, hindi siya mauubusan ng sorpresa sa buhay mo. Amen? Is your life in Christ? Are you totally dependent in Christ? I'm beginning to be really dependent on the Lord because every time I would depend on myself, I fail. But if you depend on God, He will not fail. Last Thursday, during our meeting, saka gustuhan ko po na because we are planning, we are set to go to Australia sa June 29 to July 12. Saka gustuhan ko na mapabilis yung aming pong papeles. I ask the church something na at first sa tingin ko mukhang okay pero I realize it was a foul na request. And then sa sobrang conviction ng Holy Spirit sa akin, sabi ni Lord, you go back inside the office and ask for forgiveness. Because I asked them to go beyond dun sa gusto kong mangyari. Because I just want to help my two friends to be able to come up with a better paper para matanggap yung... But sabi ni Lord sa akin, don't you trust me? Don't you trust me that I'll be the one to provide? I'll be the one? And then I had to go back to Pastor Joseph and Pastor sabi ko, I'm really sorry. I'm sorry that I have asked such things. Because I wanted the church sana to, kunyari, support. That's the word, kunyari, support us. Because the church has bank account, they have, may pera ang church, and then they can use that para mapabilis nga naman. No? But what I'm asking is to go against the standard of the church. And I'm using the church. And it felt bad. It felt bad. My motive was, I just want to help these guys. Mukha namang tama eh. Mukha namang wala akong maling gagawin. Pero technically speaking, maling-mali. I had to go back to Rosal. I had to go back to Pastor Rayoli and say, I think I'm wrong when I said this. No? I have a good motive. No? Pero mali pa rin. And it's not trusting the Lord. But this time, I want to trust God. I want to trust God not only for me, but trust God for them, for the whole team to go. But let me put that aside because that's not what I'm trying to give you today. What I want you to understand is that if you have a consecrated life, then si Lord ang bahala. You choose Jesus Christ, so tingin mo ba pababayaan ka niya? Hindi. Hindi ka niya pababayaan because you chose Him. Pinili mo siya. Amen? Sabi niya, pinili ka niya. Amen? Doon pa lang, alam mo na na walang pagpapababaya ang Panginoon sa buhay natin. Gagamitin niya lahat para maayos yung buhay mo. Again, we are all in a process. Proseso na kailangan nating manatili hanggat hindi natin natututunan. And that is part of our consecration. That is part of being a better son and daughter of God. You stay. And just accept what the Lord has for you. Amen? Did you learn something today? Consecrate. I think I still have one verse. Hebrews 5:8. Even though Jesus was God's son, ito na, ultimate na to. He learned obedience from the things He suffered. Many times we learn the hard way. No? Many times. But it doesn't mean He learned the hard way. There are persecutions. There are sufferings that we will go through as believers. Amen? Hindi ito parang isang roller coaster ride na it's going to be, yeah, saya-saya ko, and Christianity, and saya-saya mo. But there will be challenges. Who wants challenges? Who wants tests? Who wants trials in their lives? This will make your character become more like Jesus Christ.
Huwag ho natin iwasan yan. Amen? If we are to live a godly life, then we are to embrace even suffering. Because many times, we will learn from these sufferings. Amen? And as I close, I just want to invite, if there's someone, kung meron po dito, hindi pa sinusurrender yung buhay niya, later on, I will ask you to surrender once again, everything to God. But let me ask you, if there's anyone, meron po ba dito who wants to surrender his life to the Lord? Because God has a better plan for you. He has a wonderful plan in your life. If you want to receive the Lord, I want you to pray with me from the bottom of your heart. I want you to speak it. I want you to say it. Open your mouth and pronounce it and say it. Kung ikaw yung kapatid, you need Jesus Christ today. Today is the day. Let me pray for you. And lahat po tayo manalangin. Aming Ama, ngayong umaga, ako po ay nagpapakumbaba. Tinatanggap ko po ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aking maging Diyos at tagapagligtas. And I surrender my life to you today. Let your will be done. And beginning today, let your kingdom come in my life. Magpakilala po kayo sa akin upang matutunan kitang mahalin at tunay nga maging aking Diyos at tagapagligtas. Panginoong Jesus, salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat po sa ngayon, sa buhay na walang hanggan. Salamat mo sa pag-ibig mo sa akin. Binabalik ko po ang lahat na papurit pa sa salamat. In Jesus' name, Amen.